Ay, hello po sa inyong lahat at magandang araw po muli at welcome back naman po sa ating channel. At sa ngayon po ay yung tayong gagawin na platinum players. Bali ano po ito, ang model niya ay Platinum Reina Tracy saka Kapitan. Ayan po. So bali ang trouble nito ni Kapitan ay walang power. It's si Reina Tracy naman ay no disc ang kanyang problema or trouble niya. So bali ano po ito, ginagamit sa video rental, then bigla siya nag no disc. Yan po ang problema niya. So atin pong testingin para makita niyo kung anong trouble niya. So itag natin, then ay naka power na siya. Then nag-an po siya, nag-load. So ang sabi ni customer, bali ano po ito, no disc yung kanyang display dito. Then lagyan natin ng signal para masikratin yung kanyang video. So ayun po siya, nag-notice siya, kung makikita nyo. Naka ano lang yung platinum logo niya. Nakalabas lang siya, pero no disc. Ayun po. So okay po ating buksan para makita natin kung anong trouble niya. So okay po natin yung kanyang cover muna. Gamit tayo ng manual at dumudulas po yung ating automatic. So ano po ito, medyo bago pa kasi, kung makita nyo nakadikit pa yung kanyang warranty seal sticker. Ayan. So ayan po siya, na tanggal natin yung kanyang mga tornilyo. Ayan, open na natin. So ito po yung kabuuan ng Reina Tracy, yung kanyang mga components sa loob. Ito yung kanyang power supply. Ito yung kanyang mainboard. Ito po yung kanyang preamp para sa echo and mic volume control. Then ito naman yung kanyang assembly tray. So atin po ulit testingin para makita natin kung anong trouble niya. Plug po natin ulit. Then power. So ayun po, kung mapasin nyo, dapat antimano pag power on yan, iikot po yung kanyang CD. Pero sa ngayon po, ayun po, naka-steady lang siya. So yun ang problema niya, kaya nag-no disk.
So, ibig sabihin, hindi siya umikot. So, bali yung kanyang data ng CD, hindi po na-recognize ni lens or ng optical. Kasi hindi siya umikot ng tuluyan. Yun po ang problema niya. Check mo natin kung umiilaw yung kanyang lens or pumipitik. Close ulit natin. So, ayan po, umiilaw siya. Then, check din natin yung kanyang pinaka-lens kung talagang umiilaw siya. So, bali, ano po natin ito. I-open natin itong kanyang cover ng spindle motor para ma-check natin kung gumagana yung kanyang lens or yung laser niya kung umiilaw po siya. So, ayan po. Tanggalin natin ito. Ayan siya. Then, check po natin kung umiilaw ito or pumipitik pa siya. On. So, ayan po siya. Kumakita nyo. Ulitin natin. On. So, ayan po siya. Umiilaw. Ibig sabihin, okay yung kanyang lens. So, ito pang trouble niya. Hindi siya umiikot. Itong kanyang spindle motor. Kaya hindi ma-recognize nitong lens yung data ng kanyang CD. So, bali, ano po ito. Tanggalin natin yung buong tray niya. I-check natin yung kanyang component sa ilalim niya. Or yung mga kanyang motors. Natin. Bali, ano po ito. Mayroong apat na screw sa corner niya para mai labas niyo po itong tray. Ayan. Dito po sa ilalim, meron yan. Dalo sa ilalim. Ito po. Ayan. Dismantle natin yung screw niya. Then ano po, bunutin tong kanyang ribbon wire and yung connection sa supply ng mga motor niya sa mga mechanical po niya. Alam po ito, bali i-grip lang po yung inyong daliri, then hatak. Yan, ayan po siya, mabulot natin. Then yung dalawang connection. Ayan. Oh, ayan po siya. Then, angat lang po ito. So, ayan po siya. Tanggal na natin. So, ang next move po natin, check natin yung motor ni spindle. Ito po siya, kung makakita nyo. Check po natin yan kung umiikot pa siya o hindi na. So, atin pong kuna ng continuity yung kanyang connection ni motor. Ito po siya. So, set po natin sa R times 10 ha. Check po natin. So, ayan po siya. Kung makikita nyo, wala siyang resistance. Check po natin yung ibang motor. Compare po natin. Ito si motor ni lens. Check po natin. Check po natin kung gagalaw siya.
Ayun. Kung makita nyo po, gumalaw siya. Ibig sabihin, buo yung motor. And the same time, meron po siyang resistance. Ayan po siya. Then reverse natin. Para makita nyo po ang actual kung gumagana yung motor. Ayan po. Pero si spindle motor, talagang ayaw umikot. Ito po siya. Dapat po ikot yung kanyang ayan o, yung kanyang spindle plate. Pero wala po siya. And at the same time po, wala po talaga siyang resistance. Kung makikita nyo. Kahit sa R times 10 natin. So ayan po, open po talaga siya. Open yung kanyang spindle motor. Ayan. Ako nga palo na po ating tester. Pero ito po. Ayan. So, bali ano po, na-confirm natin na spindle motor ang trouble niya. Kaya ayaw umikot ni CD. Ito po. So, ang gagawin po natin ngayon, magpapalit tayo ng spindle motor. Pero ano po ito, gagawin natin isang buo na yung kanyang assembly para hindi na po tayo magbaklas nito. Then itong ano po niya, yung kanyang lens, okay pa naman to. Gawin natin lang ano lang po spare or reserva. So in the future pwede po natin siyang magamit. So kuha po tayo natin yung pamalit. So meron po tayong pamalit dito. Ayun, kung makikita nyo, ayan siya. So ito po yung ating papalit. Bali ano po ito, it's the 850. Ayan, kumakita niyo po siya, bago pa. Ayan siya. So ito po yung kanyang spindle motor. Dito sa luma, pares lang sila. Then i-compare po natin kung gagalaw siya. Set natin sa R times 1. Supply po natin yung spindle motor. So positive and negative. O ayan po, kung makita nyo, pumalo yung tester, mayroon po siyang resistance. In the same time po, umikot siya. Ayan. Kung makita nyo po, umikot siya. Ayan. Ano po, umikot siya. Ayan po, umikot. Ayan po. So, confirm po, spindle motor talaga. Ayan siya. So, ating pong palitan na ito. So, isang assembly na po tayo. Isama natin yung kanyang lens. Ito. So, ito ating baklasin muna itong luma. Ayan po siya, bali hatak lang po siya yung kanyang pinaka shock or suspension rubber. Ayan po siya. So okay po atin ang nabuno. Then ipalit po natin yung kanyang ribbon wire, then yung connection or yung kanyang mga terminals connector. Ayan po. Tapos po ilipat natin yung kanyang lumang ay yung kanyang rubber dito sa bago. Ayan po siya.
So, ayun po, may lipatan natin yung mga rubber, then yung kanyang ribbon wire. So, ito po siya. Hatak lang din. Ayan. Then, lipat doon sa bago. Ayan yung kanyang connection. Ayan po. So, ayan. Lipatan natin. Pwede natin ibalik ulit para magic po natin. So, ayan po. Ating ibalik ulit yung kanyang assembly lens. Ayan po siya. Salpakan ulit po siya. So, ayan po, nai-assemble natin. So, bali po, ito po pala. Huwag niyo po kong kalimutang tanggalin itong soldering point. Ito po yun. Anti-static soldering point. Kasi pag hindi mo niyo po itinanggal to, hindi po ilaw yung lens. Ayan. So, atin po muna tanggalin ng panghinang. So ito po atin munang tanggalin. So ayan po siya. Natanggal natin yung kanyang soldering point. Anti-static soldering point. Or yung ibang tawag dyan nila, lock. So, atin na pong testingin. So, ayun na po, na-assemble na natin. Bali, ano po, atin nating testingin yung kanyang CD kung iikot na po siya. Close. Ayun. Ayun na po siya, umiikot na po siya. Ayun, lumabas yung kanyang 00. Dati inotice po siya. Okay po, atin pong lagay ng sound. So, mag-select po siya. Ayun. Ayun, meron na po siya. 1, 2, 3. Okay po. Ayan po, kung nag-select na po siya, kung makakita nyo. 4, 1, 2, 1. 1, 2. Try tayo ng song. 1, 1, 1, 1, 1, 6, 4, 1. Ayun. So, okay na po. At napagana po natin. Bali, ito lang po naging problema niya. Yung kanyang spindle motor. Ayan po siya. So okay na po siya. At sana po ay matulong po sa mga video rentals. Ganda po yan. Kung sakaling mag-notice po siya, may posible pong sarayin yung spindle motor. At dapat po meron din po kayong mga reserba para kung sakali mabilis yung ma-repair po yung inyong unit. So hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panood. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, paano rin po, subscribe na rin po at i-like and share po natin. At maraming salamat po. Have a good day po sa inyong lahat.